na nga po guys, welcome back sa aking channel. At ngayon ay meron akong ipapakita sa inyo kung paano linisin na mabuti o sa mabuting paraan o sa tamang paraan ng paglilinis ng tilapia. Kasi usually guys, diba pag may bili tayo sa palengke, nililinis na ng mga tendera ito. Pero hanggang kaliskis lang naman sila, diba? Tsaka alis ng asang. Pero may ituturo ako sa inyo kung paano siya talagang nalilinis. So, kung makikita niyo po, ito ang tilapia na in-order ko. Online ko lang siya in-order, ano? At ito na nga, dumating siya. Malinis na siya, wala siyang kaliskis. Pero yung technique na ituturo ko sa inyo ay ipapakita ko kung paano linisan na mabuti yung tilapia. So, kung mapansin nyo pa, wala na yung hasang, inalis na nung tindera, dahil pinalinis ko na. Ito yung sinasabi ko sa inyo, guys. Yan. So, bibiyakin nyo yun. Diba, yung tiyan ng tilapia. At may makikita pa kayong mga ano dyan, mga dugo-dugo. Yun yung nagpapalansa sa tilapia eh. O, itong isang ito ha. O, yan. Diba? Bibiyakin natin yung tiyan. Tapos, yan. Bibiyakin natin ulit. Yan. Hanggang sa makita natin yung pinaka-backbone yan. Yung may tinik sa dyan. Ayan. Yan. Ang dami pang mga dugo dyan. At kung minsan mga parang putik. Yun yung malansa eh. So, kailangan alisin natin yan. Yan. Aalisin nyo pa yung pinaka-loob-looban dyan. Dahil may mga putik-putik o may mga dumi pa yan dyan. Ingat lang tayo mga beshies, mga marsa sa paghawak ng kutsilyo. Kasi yung tilapia, di ba, madulas yan. So, ingat lang tayo na hindi tayo masugatan. So, ganyan lang, practice-practice lang. Pagka matagal na ikaw naglilinis, masasanay ka na kung paano mawak ng kutsilyo. So, medyo hirap pa rin ako, pero at least, alam ko na, ayan. Tsaka kailangan matalas naman yung kutsilyo nyo para pagbiyak nyo dyan sa tiyan na yan. Yan, makikita nyo, ayan. Mga tuyong, parang may mga laman-laman pa dyan, tsaka may mga dugo-dugo. Ayan, alisin yan, alisin yan. Yan ay ang nagpapalansa talaga, sinasabi ko sa inyo. Kasi syempre, masarap kumain ng tilapia, di ba? Masarap naman talaga ang tilapia, pero mas masarap siyang kainin pag alam mong malinis na malinis siya. Ayan. So, matatapos na natin. Meron pang mga ilang piraso na ating katanggalan ng pinaka loob-looban na dumi niya. So, ito yung nalaman ko ito sa isang tindera eh, ng tilapia talaga, na friend ko rin. Tapos, sinabi niya ito sa akin sekreto. May sekreto pala itong tilapia na yan. Dahil yan sa loob, may mga dumi pa yan. So, bibiyakin nyo pa kahit na nabiyak na yan ng tindera na naglilinis niyan, ay yun pa rin, islit. Islit mo pa rin yan. At yan, may makikita ka pang mga dumi dyan. Yan. So, alisin natin yan. Madali lang naman siya eh, di ba? Ayan. So, last na ito. Isang kilo yung binili ko eh. Limang piraso. So, linis na siya. Pero pagdating sa bahay, nililinis ko siyang ulit. Para, ayan. Kung makita nyo, puti siya, di ba? Bibiyakin mo yan. Bibiyakin natin yan. At may makikita tayong mga dugo-dugo pa dyan. At kung minsan mga putik pa nga, sinasabi ko nga kanina pa, no? Paulit-ulit lang ako, pero ganun talaga eh, no? So, pinapakita ko lang sa inyo. Yan. Subukan nyo yan, guys. Kasi ako, nakita ko rin yan, ganun pala yun. May sekreto palang dumi pang tilapia dyan. Kahit na nalinis mo na siya. Yan. So, kung makita, may dinudukot pa ako dyan. Yan, kailangan malinis na malinis siya. Okay? So, ayan na po siya ngayon. Ang ating tilapia na operahan pa natin. Na-operado na siya. Na-operahan pa natin ulit para alisin yung dumi. Alam niyo po yung... Ayan. Yung tilapia na ito ay para lalong mas malinis. Pagkatapos natin na mabiyak yun at na-slit yung yan na nawala na ng mga dugo-dugo pa dyan na malansa. Atin siya ngayon lalamasin sa asin. Ayan. Kung makikita nyo po, nilalamas ko siya sa asin.
para, kasi alam yung tilapia, madulas yan eh, di ba? Alisin natin yung dulas na yan. Isa pa rin yung sa nagpapalansa sa tilapia. Kaya yung iba, sasabihin nila, ayaw nila ng tilapia. Eh, kasi nga, sa paglilinis yan. Ayan. So, nalamas ko na yan sa asin. Kung mapansin nyo, wala na yung mga dulas niyan. At saka talagang, pinapil ko na yung malinis. Aanlawan lang natin pagkalamas natin ng asin. Aanlawan natin ulit sa tubig. Kasi masyado naman kakalat yan. Pagka hiniyatin din ng lawan. Saka syempre, alis nga yung dulas-dulas dito. Na inalis nga ng asin. Aanlawan natin. Okay. Ilang sandali pa. Ready na. Ayan. Ready na siyang iprito. Ito na ang malinis of masarap talagang ikaw ang maglinis talaga. Ayan. Para kitang-kita mo na talagang walang nakatagong mga dumi. Ayan. Nalinis mo na talagang lahat. Ang linis na. Ayan. So, ready na na yan. Iprito. Siyempre, lalagyan natin siya ng konting asin para sumarap. Ayan. Ini-inspection ko lang siya ulit. So, malinis na siya. At komportable ka ng kainin siya dahil alam mo na malinis. Okay? Ayan. So, ayan guys. Ready na siya. Ipiprito na natin siya ng malutong. Ayan. Ready na si tilapia. Siyempre, ito na siya. At ang sekreto dyan, parang hindi dumikit, kailangan painitin nyo muna yung mantika bago ilagay yung isda. Kasi kung hindi siya mainit, hindi dikit din. O bago mo siya matanggal, hindi yung kalahati na kalikit na dyan sa kawari. Ang sekreto nyan, parang hindi dumikit, kailangan mainit na mainit yung mantika bago mo ilagay yung isda. Para pagbaliktad mo, hindi siya bibigyan. Diba? Or else, kawali na yung pagkain ng laman ng tilapia mo. Okay? So, ito na po ang ating finished products.